marami po nagtatanong sa akin lagi yung high blood, low blood. Tapos mayroong mga nagtatanong, bigla daw sila tumatayo ng didilim. May nangyari pagtayo nila bigla, nahilo, nag-collapse. Tumama yung ulo, minsan dumudugo pa, nababali ang ipin. So, ang blood pressure, hindi maganda sobra taas. High blood, hindi rin maganda masyado mababa. Dapat tamang-tama lang. Ang normal blood pressure natin, 120 over 80. Ayan. Pag tumaas masyado, high blood yon. Paglampas sa 140 over 90. Naturo ko na naman sa inyo ang gamutan sa high blood, diba? Bawas sa alat, matataba, tigil sigarilyo, magpapapayat. Yan ang problema kung high blood pressure. May gamot tayo sa high blood. Pero sa kabilang banda, maraming ding tao nagkakaroon ng hypotension, mababang blood pressure. Ang nangyayari, nakahiga, nakaupo, biglang upo, pag tayo nahihilo, dumidilim ang paningin, parang magko-collapse sila. So, ibang problema naman to. Low blood naman to. Ano ang sintomas? Ano, nakaupo, biglang tumayo. Oh. So, nahihilo sila, lightheaded, pwede himatayin. Delikado yan. Pwedeng dehydrated, lumalabo ang mata, lumalamig ang kamay, at bumibilis yung tibok ng puso. Ganito po kasi nangyayari sa biglang tayo. Itong tao, kulay pula, dugo natin yan. So, ibig sabihin, kompleto yung dugo hanggang sa utak. Kailangan yung utak natin lagi may dugo. Pag nawala ng dugo yung utak natin, kahit sandali, mahihilo tayo. Pwede mag-collapse. So, nakaupo, pag biglang tayo, may ibang tao, hindi nagko-compensate yung katawan. Naiiwan yung ito, naipon ng dugo sa baba. Hanggang dito lang yung dugo. Nagkulang ng dugo sa ulo. Kaya mahihilo siya in 2-3 seconds. In 5-10 seconds, mahihilo, didilim, pwede mag-collapse. Bakit naiiwan ang dugo sa baba? Kasi unang-una, hindi nagko-contract yung mga blood vessels niya. So medyo may difference sa sensory mechanism sa leeg, pati sa paa, hindi nagko-contract. Dapat magko-contract yan para yung dugo umakyat. So may taong ganyan. Ano ang mga dahilan? Bakit nangyayari ito? Unang-una, pwedeng dehydrated. Sabihin, kulang sa tubig, kulang sa dugo. Nagsusuka, nagtatae, sobra init, heat stroke, pawis ng pawis, kulang sa tubig, kulang sa saging. Pwede yan. Pangalawa, pwedeng hindi kumakain. Poor nutrition, anemic, blood loss, kulang sa dugo. Pangatlo, pwedeng sobrang naparami yung gamot. Minsan kasi binigyan natin gamot sa high blood pressure, tapos okay na yung pasyente, tapos tuloy-tuloy pa rin yung gamot, minsan nalo low blood siya. So i-adjust yan. May mga ibang gamot na nakaka-cause ng low blood tulad ng Viagra at iba pa. Heart disease, baka may sakit sa puso, mahina na yung puso, kaya bumababa blood pressure. Diabetes, pag hindi controlled. Ito po, madalas din mangyari sa may edad, yung biglang tayo, nahihilo. Ang buntis, nangyayari din to. Iba kasi ang blood volume nila. Malakas sa alak at sa droga, nagkakaroon din nito. Hindi gano'ng gumagana kasi yung mga nervous system natin. At number 8, pag malakas kumain, kumain ng marami. Minsan, di ba, pag kumain ka ng marami, yung dugo kasi napupunta sa tiyan eh. Kaya medyo inaantok ka, parang nahihilo ka. So, yung sa pagkain, huwag din masyado marami. Inuulit ko lang, ito yung sintomas. Yan, pag upo, pag tayo, nawala ng dugo dito sa utak. Nahihilo siya, lakas kumabog, pinapawisan. Pwedeng mag-chest pain, napapagod, na hinihingal. Uminom na maraming tubig, pwede damihan yung alat kung na-prove na bagsak ang blood pressure, pag low blood talaga. At huwag masyado matagal nakatayo at pwedeng mas konti ang kakainin. May mga gamot na kukos ng low blood. Ito mga antidepressant, antihypertensive, konti. Pag nasobrahan to. So pag nangyari na mababa blood pressure nyo, tapos umiinom kayo nito, sasabihin natin sa doktor, baka ititigil o babawasan ang dosis. Paano malalaman kung meron kayong postural hypotension? Mabilis lang ma-diagnose. Kukunan ng blood pressure na kaupo, tapos kukunan ng blood pressure na katayo. Dapat pareho ang blood pressure mo, di ba? Pag ang blood pressure mo biglang bumagsak sa pagtayo, ibig sabihin kulang ka sa dugo. Okay? Nalo-low blood ka. For example, pag upo, blood pressure mo 130-80, normal. Pinatayo natin, biglang bumagsak yung blood pressure ng 110. Tapos over 70, bumagsak ng 20 points. Positive yan.
So, i-check nyo to pag napakalaki ng difference. Ano? Pag yung unang numero, bumagsak ng 20 points, 130, naging minus 20. Positive yan sa postural hypotension. Sabihin, may problema tayo. Or itong pangalawa, diastolic, bumagsak ng 10, may problema din tayo. At yung heart rate, bibilis pa yan. Mga 20 beats per minute ang binibilis. So yan, ang pag-check natin, ang postural hypotension. Papa-ECG na rin natin, baka may problema sa puso. Che-check din complete blood count, baka anemic siya. Sodium, potassium, chine-check din. Pag dehydrated, nagtatae, check na rin yung kidney sa creatinine. Ang first aid natin, pwedeng umupo o humiga para bumalik yung dugo sa utak. Pwede rin naka-cross legs, yan, no? Tapos sipa-sipa ng paa. Pwedeng tiptoe-tiptoe. Gusto mo nga mag-contract yung muscle para umakyat yung dugo. Okay, pwede rin mag-squat. Depende to sa mga mas may bata siguro. Pero kung may edad, baka hirap mag-squat. Ito po yung mga treatment natin. Depende sa dahilan. Pag dehydrated siya, ay bigyan ng fluids. Pag nagtatae, bigyan ng oral rehydrating solution, mga hydrate, orisol. Pag anemic siya, kulang sa dugo, bigyan ng iron-rich foods. Atay, green leafy vegetables, karne, iron supplements, iberet, pwede yan. Pag yung dosis ng gamot mataas, i-adjust yung gamot o tigil muna. Pag may sakit sa puso, heart failure, diabetes, gamutin yung heart failure, diabetes. Kung sa may edad, dahan-dahan lang. Pwede ipump-pump ang legs. Pwede magsuot ng compression stockings, yung masikip na medyas. At kung dahil malakas kumain, pwede rin bawasan yung kain. Mas madalas kumain, pero mas konti para hindi ito mangyari. Delikado po yung high blood at low blood. Actually, high blood, mas madali nga gamutin. Bibigyan mo ng gamot sa high blood. Pero low blood, minsan mas delikado kasi nga nawawala ng dugo sa utak. Pwede mag-collapse at meron na mamatay dito. So, ingat po sa low blood at high blood. Sana nakatulong itong mga tips. Pa-check tayo sa doktor kung meron problema. God bless po.